Oy, GR. May nagtatanong sa akin about sa ano aircon. Kung ano ba daw magandang gamitin at kung saan makakatipid. Inverter ba daw o non-inverter? Okay, bago-usap pa rin. Klase lang naman ng aircon dito eh. Inverter. Saka na inverter, no? Pinag-uusapan dyan yung advantage at disadvantage niya, no? So, una natin yung advantage ng inverter niyan. Ito lang. Tipid sa kuryente yan, no? Tsaka yun lang, isa lang. Yung disadvantage yan, madami. So, mahal yung servisyo, mahal yung pyesa, tsaka hindi pa available sa market. At tsaka, orderin pa sa ibang lugar yan. Kasi wala pa sa Pilipinas yan eh. Kasi mga pyesa niyan, PCB board una, mga sensor niyan, mga wire na. Tsaka maghahanap pa ng technician diyan na magaling talaga. Kasi, more on electronics yan eh. Yan yung disadvantage niyan. Kaya sa inverter, medyo tagilid ang mga technician dyan na hindi masyadong gamay yung inverter na yan. So, sa non-inverter tayo, no? Basic. Maraming advantage yan. Available yung pisa. Maraming technician na nakakaalam dyan. Kasi yung non-inverter na yan, nung kami nag-aaral pa, possible pa lang yun sila. Ginagawa pala, palabas pa lang yan. So, marami nang nakagawa dyan sa non-inverter na yan, no? Tsaka mabilis lang, mura yung servisyo, available yung pisa sa mga market, tsaka mabilis lang mahanap yung mga shop, marami. So, yun ang advantage na yan. So, yung disadvantage ng non-inverter na yan is, yun nga, yung papalo talaga yan, lalakas talagang kuryente yan. Pero kung tama nang yung pag-setting mo ng thermostat niyan, tama yung pag-calcula ng area mo, so, makakatipid din naman yan. Yun nga lang, tama talagang paggamit mo dyan. So, yun lang mga ka-technician, no? Pag-uusapan natin yung dalawang inverter na yan, tsaka non-inverter. Yung nga dyan, no, na gustong bumili ng aircon, so, payo ko. Piliin niyo po yung, ano, non-inverter. Yun nga, kasi mura. Tsaka, available yung mga pyesa nun. Yun lang, mga customer. Piliin yun. Salamat.